This is Joan Reyes Vlog and welcome to my channel. Hi! Kumusta po kayo? Ako mo pala si Jones, ang OFW na ka-based dito sa Kuwait. At kung wow ka palang sa aking channel, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit mo ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking newly uploaded videos. In this video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-dry shower gamit ang waterless shampoo tulad nito. Ano-ano yung mga cases na kinakailangang i-dry shower yung ating mga alagang pusa at aso. Ito yung mga senaryo na kinakailangang i-dry shower ang ating mga alagang pusa at aso. Halimbawa, yung inyong alagang pusa na bagong panganak, hindi pa naman sila pwedeng paliguan agad, mag-antay pa tayo ng isang buwan bago sila pwedeng paliguan. Ngayon, pwede nyo silang i-dry shower gamit itong waterless shampoo na ito. Yan, ito. Isa pang senaryo ay yung mga pusang under medication na hindi sila pwedeng paliguan ng tubig. So, pwede nyo rin ulit gamitin yung waterless shampoo para sila ay linisan. Isa pang senaryo ay yung bagong neutered at spay na pusa at aso. Hindi pa naman sila pwedeng agad-agad paliguan pagkatapos ng kanilang operasyon, kaya pwede natin silang linisan gamit yung waterless shampoo. Ginagamit din ang waterless shampoo sa mga puppies, sa mga kittens na hindi pa pwedeng paliguan ng tubig. Halimbawa, kung mayroon kayong alagang kitten or puppy na 3 months old above ay hindi pa naman sila pwedeng paliguan ng tubig, pwede nyo silang gamitan ng waterless shampoo para sila ay linisan. Isa pang senaryo ay yung sa weather. Tulad dito sa Kuwait, during winter season, ang ginagawa namin sa aming mga alagang pusa ay dinadry shower namin sila gamit yung waterless shampoo. Isa pang senaryo ay yung pagkatapos nilang bakunahan. Pagkatapos nilang bakunahan ay hindi sila agad-agad pwedeng paliguan ng tubig at pwede nyong i-dry shower ang inyong alagang pusa at aso para sila ay linisan. Ngayon naman, ipapakita ko yung mga gagamitin natin sa pagda-dry shower. Ito yung mga ginagamit ko sa pagda-dry shower sa aking mga alagang pusa. Itong slicker brush. Itong gunting. Optional lang naman itong gunting. Ginagamit ko ito panggupit sa balahibo nila pag may dumi, lalo na doon sa may back area at saka sa kanilang paws. Itong nail clipper at suklay, bulak, ayan, itong buds. Gumagamit din ako ng pet wet wipes. Sa mga nagtatanong pala kung pwede yung baby wipes, hindi po siya pwede dahil meron silang nilalagay doon na harmful na chemicals na hindi pwede sa mga pets. Gumagamit din ako ng air blower. At syempre, lastly, itong waterless shampoo. Ngayon naman, ipakita ko kung paano ko mag-dry shower. Ang model natin ngayon ay si Tom. Yan. Bagong neutered kasi siya last week. So parang pang 7 days niya ngayon. Kaya i-dry shower natin siya. Kukuhan muna natin yung mga kuko ni Tom. Gamit itong nail clipper. Magkuko si Tom naman. Tapos ko nang nakukuhan si Tom. Ngayon naman, i-brush ko yung kanyang balahibo para matanggal yung kanyang mga excess hair. Hinagamitan ko rin itong suklay na to para malaman ko kung mayroong mga buhol-buhol sa kanyang mga balahibo. Maganda na habang bata pa ay sanayin natin silang gamitan ng mga slicker brush, saka itong mga suklay at nail clipper para pagtanda nila hindi sila mahirap na gamitan ng mga bagay na yun. Pagkatapos kong suklayin yung buhok niya, ginagamitan ko siya ng pet wet wipes. Wini-wet wipes ko itong mga balahibo niya para matanggal yung dumi.
ginagamitan ko rin itong air blower para matuyo siya. Kasi ginamitan ko siya ng wet wipes. Make sure lang na hindi siya mainit para hindi masaktan ka ng baba. Kapag tuyo na, ginagamitan ko na siya ng waterless shampoo. Yung waterless shampoo ay ni-spray ko lang siya dito sa may towel. Yan. Here. Sira na yung spray niya. Ginaganito ko na lang. Yan siya. Tapos siya nilarap dito sa kanyang mga balahibo. Iwasan lang yung malagyan ng waterless shampoo sa kanilang mga mata. Itong bulak naman ay pinaglinis ko sa kanyang mata. Pwede nyo rin siyang lagyan ng warm water pagka madumi yung mata ng yung alagang pusa, saka nyo siya ipunas sa kanyang mata. Iwasan lang na matouch yung kanyang eyeball yung sa loob kasi masakit siya. At lastly, linisan ko naman yung tainga niya. Malinis naman yung ano, yung tainga niya. Yan lang yung mga ginagawa ko sa pagda-dry shower sa aking mga alagang pusa. Gamit itong waterless shampoo. Itong waterless shampoo na pala ito ay available dito sa Kuwait at dyan sa Pilipinas. Pag gusto nyong bumili nito pag nandyan kayo sa Pilipinas ay available ito sa aming Shopee account. Yung link ng Shopee account namin ay ilalagay ko na lang sa may description box. At sa pagda-dry shampoo ay may isa pang option na pwedeng gamitin itong dry washing powder. Powder siya na ginagamit din sa pang-dry shower. At kung gusto nyo ring maging malusugan yung alagang pusa, ay pwede rin yung subukan ang aming mga ginagamit na supplement tulad ng pumpkin powder, moringa powder, powder chicken para mas lalo silang ganahang kumain, at chicken jerky treats na tiyak na magugustuhan ng yung alagang pusa with moringa para healthy sila. At magkakaroon kami ng bagong product, itong carrot powder. Ito ay available dito sa Kuwait at soon dyan sa Pilipinas. Itong mga produktong ito ay available sa aming Shopee account. Kung gusto nyo makabili ng mga produktong ito ay available sa aming Shopee account. Ito yung Shopee account namin. Yung link ng Shopee account namin ay ilalagay ko na lang sa may description box. At kung mayroon kayong karagdagang tanong ay pwede nyo akong mensahe sa aking messenger account. Ito yung aking messenger account. At meron kami mga bagong produkto na idadagdag sa aming Shopee account. Itong Madre de Cacao products. At narito yung mga product na idadagdag namin sa aming Shopee account na Madre de Cacao products. Madre de Cacao Anti-Tick and Flea. Madre de Cacao Natural Oil Gani. Para sa katikate, sugat at severe skin diseases. Madre de Cacao Shampoo with Conditioner para sa mga aso at pusang mabalbon na nakakaganda ng balahibo. Helps to regrow hair loss, maintains shiny, smooth, and healthy coat. Madre de Cacao Ointment, recommended para sa mga katikate at sugat. And lastly, Madre de Cacao Herbal Paw Soup, recommended siya for prevention and maintenance, best din siya sa aso at pusang di mabalbon, helps to regrow hair loss, maintains shiny, smooth, and healthy coat. At meron kaming bagong produkto, itong virgin coconut oil to boost immune system, prevents bad breath, improves skin health, prevents hairball, improves digestion, and balances metabolism. Pwede itong ihalo sa kanilang pagkain at ihaplos sa kanilang balat at balahibo para maiwasan ang hairball. Kung kayo ay naghahanap sa mga produktong ito, para maiwasan ang paglalagas ng balahibo ng iyong alagang pusa at aso. At para maging shiny, smooth, and healthy coat ang inyong alagang pusa at aso. Ang lahat ng mga produktong ito ay available sa aming Shopee account. Ang link ng aming Shopee account ay lalagay ko na lang sa may description box. Shoutout pala kay Kuya Erwin at ako ay nagpapasalamat dahil sa pagtangkilik at panonood sa aking mga content na ina-upload dito sa YouTube.
Shoutout din sa alaga niyang si Amber. Sana nagustuhan mo itong video na to. Kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mong kalimutang mag-like at i-share nito sa iyong social media account. At kung mayroon kang gustong i-comment, i-suggest para sa aking next content, ay i-comment mo lang sa may comment section. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking new uploaded videos. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!